guys, grabe, may natanggap kaming text. Meron po kaming isang patient na binibigyan lagi ng eto complete tsaka nung vida. Siya po, nakaratay ng ilang days na po and then pinalabas na po siya ng hospital. Kasi sabi ng doktor, hindi na daw po siya mabubuhay. So, natanggap po namin yung text na yun. Sobrang grabe ang sarap sa pakiramdam kasi alam mo yung parang ginawa kang instrument ni God para mabigyan ng another life yung isang bata. Grabe talaga, hindi po talaga makapaniwala. So, nabigay ng complete tsaka ng vida. Ito po pala si Nanay and si Nona Joshua. Siya po yung sinasabi ko kanina na gumaling po sa product natin si Inglobay. May okay lang po ba? Pakikwento naman po sa amin kung ano po yung nangyari before po siya. Paano po nag-umpisa yung sakit niya? Nag-umpisa yung May 31. Naano siya nung kasano ulan. Tapos kasakit siya ng ordinaryong lagnat. Tapos in-refer kami sa hospital sa city. Pag-refer sa amin doon, sabi nila, ang meningitis daw sa mga laboratories, CT scan, dalawang disease yung CT scan, ultrasound, x-ray, yung findings nila, hindi pa nila naalam na hindi lang ordinary yung meningitis, TB meningitis, kasi dinala pa daw doon sa Maynila, kasi parang nahirapan sila magkamot. Hinirated kami, ginagay kami sa, sa ICU. Sinabi na sa amin ng mga doktor na July 15, sabi nila parang wala na daw lunas. Sabi nila, yung isa na lang yung gawin nila yung operahan sa utak. Sabi ko sa doktor kung ilang porsyento na mabuhay siya. Sabi ng mga doktor, walang kasiguraduhan na mabuhay. Kasi parang hindi na nila kaya yung lahat ng mga antibiotics nilagay na. Kasi probin, mahal. Sabi ng asawa ko, huwag na lang butasan. Kasi kung anong ibigay sa amin ni God, tanggapin na lang namin. Buhay man kung sabi ng doktor, matirma lang kami kung lalabas kami. Kasi hindi na gumaling lumabas kami. Sabi ng gusto ko matirma. Tanggapin na lang namin kung anong ibigay ni God kung mamatay mo. Wala na kami yung choice. So, nung mga ilang weeks ko kayo sa hospital? 46 days. Sa 46 days, wala ko talagang nangyari? Walang nangyari. Mga malapit half million yung tapos, nung nakalabas po kayo ng hospital? Paglabas namin ng hospital, saka si Mama Arlene. Kita kami sa doktor, sa clinic. Uh-huh. Sabi niya, maniwala kung hindi. Sabi ko, sige, punta rin sa bahay. Yung video po ni, ni Ivy, yung gumaling din sa meningitis. So, doon po kayo na nabuhayan ulit ng lakas. Sabi ko, gumaling niya. Kasi, yun po, sobrang nakatatapak talaga ng puso. Sobrang, nung nabasa po namin yung text mo, sobrang, yung mga balahibo namin, as in, kasi, first time po talaga namin na, kasi hindi namin ina-expect talaga, grabe yung, yung nakita namin nung una pa talaga pagpunta sa bahay. Sobrang, di ba yung niya talaga siya, sobrang payat na. Yung mga nerves ko, hindi na lang. Oo, hindi na siya gumagalaw. Tapos yung tuhod niya, hindi na din ma-stretch. Ano po yung unang ininom niya? Pag-inom niya ng complete na 3 times a day, yung mga nerves niya, parang nagkagalaw. Yun lang, tingnan ko yung gumagalaw. Kasi sabi mo, mga 2 weeks, tingnan ko yung mga nerves niya kung gumagalaw. Tapos, so within 2 weeks lang po, ng complete, gumalaw na po yung mga nerves niya. Hindi niya naubos yung isang box lang. And then, yung itong vida. Yung vida, yung isang sasid, dalawang baso, yung ginamit ng kalatid ng device niya, ng kalatid niya. After po nung after nang bumalaw na yung mga ulat niya, ano po yung next improvement? Gumagalaw na yung katawan niya, yung tuhod niya, yung gabi niya, ma-strength. Yun ang nakita ko yung pangalawang improvement niya. At saka, naka na siya, nakaupo. Nakaupo, hindi siya makaupo.
So total po, mga ilang weeks at parang dumaling na talaga siya? 3 to 4 weeks. 3 to 4 weeks. Ito lang po na yun. Salamat una sa lahat sa kay God. Binigyan niya ng pangalawang buhay yung anak ko at saka sa instrumento niya ng mga nagpunta sa bahay, si Ma'am Angel, si Ma'am Arlene, at si Ma'am Girlie, at saka si Sir Edwin yan. Salamat sa kanila at sa Inpix, sa Bida, at sa mga alliance, in global alliance. Salamat sa lahat.